Very good day sa atin lahat. Minsan pa po, ito ang inyong Kuya Carding. Siyempre, eto na naman tayo. Marami tayong mga testimonies mula sa mga general. At siyempre, mismo si Kuya Carding sa mga patungkol sa gospel, music, testimony, and life sa The Carding Show. Ang dami natin pag-uusapan ngayon, mga mystery, mga salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, kalakasan at pag-asa sa atin. Alam niyo po, gusto ko kayong basahan ang isang talata mula sa ating salita ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward and that the master you are serving is Christ. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Every time na meron tayong ginagawang mga bagay, we are doing it for the Lord. Alam niyo po, nung ako'y bata-bata pa, nararanasan ko po na I'm doing everything for God. Pero deep inside, I'm expecting something in return. Ini-expect ko na merong ibabalik sa akin si Lord the blessing. Pero dito sa ating binasa, ay malinaw na sinasabi rito na do everything as if you are doing it for the Lord. Hindi ka umaasa ng kapalit. Bakit? Ay meron ng pangako si Lord. Sabi niya sa verse 24, remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. Meron na palang rewards. Meron na tayong tatanggaping pagpapala. Di ba? Kaya nga po sabi po sa Hebrews 7, verse 7, and without question, the person who has the power to give a blessing is greater than the one who is blessed. Anong gusto niyo? Blessing lang o yung nagble-bless? Diba? Sabi po nung isang kaibigan ko sa akin, siyempre, medyo nakakarangya tayo sa buhay, Kristiyano pa, tayo naman po ay low profile, sabi niya, Kuya Carding, okay lang yan, ako'y masaya na sa buhay ko, kontento na ako, basta meron akong Kuya Carding, okay na ako, masaya na ako at maginhawa na buhay ko. Eh sabi ko, grabe, bagamat mukhang secular ang sinasabi niya, pero sa Diyos pala, ganun din. Di ba? Eh ano pang gusto mong kayamanan? Ay nasa iyo na yung Diyos na may power to bless you. Ano pang gusto natin? Aba, eh pag ikaw ay binigyan ng blessing, isang kotse lang. Eh samantalang kung yung nag-bless ang ating paglilingkuran, aba, eh, kahit ilang kotse, kahit ilan mansyon, kahit anong dami ng pera, kaya niya ibigay sa iyo lahat. Diba? Basta tama lang ang ating puso at ang ating hinihingi ay naaayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya nga po ngayong araw na ito, napaka-excited po si Kuya Carding sa ating show na ito. Diba? Ano ba, bakit kailangan mo pa mag-expect ng kapalit? Eh, nagsabi na si Lord, automatic. Diba? Pwede mo sabihin sa katabi mo, automatic. Ang blessing ni Lord, automatic. Sabi niya sa Romans 8:32, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, wouldn't He also give us everything else? Kung ang kanyang anak nga, ibinigay na niya sa atin,
ano pa kaya ang bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Grabe ba? Di ba? Kaya nga yung integrity ng Diyos, yung pananampalataya natin sa Kanya, yung paniniwala natin sa Kanya, ganun-ganun na lamang. Di ba? Halimbawa, binigyan kita ng kotse. Illustration lang, binigyan kita ng kotse. Tapos isang araw, may humihingi. Sabi nung the same na person, ako yung may kailangan kay Kuya Carding. Ano yun? Gusto ko humingi ng isang cellphone. Mag-iisip ka pa? Binigyan ka nga ng kotse. Hindi ka ba niya bibigyan ng cellphone? Hindi ka ba niya bibigyan ng damit? Hindi ka ba niya bibigyan ng sapatos? Hindi ka ba bibigyan ng lahat ng gusto mo? Yung kotse nga, binigay sa iyo eh. Si God. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Come on. Di ba? So, grabe po, kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, automatic na tayo ay tatanggap ng blessing. Amen? Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, who can know the Lord's thought? Sino ba nakakalam ng kaisipan ng Diyos? Who knows enough to teach Him? Sino ba nakakaalam ng maraming bagay para turuan si Lord? Meron ba? Wala. But we understand these things, for we have the mind of Christ. Di ba? We are made in the image of God. Tayo ay ginawang kawangis ng Diyos. We have the mind of Christ. Amen? Kaya naiintindihan natin na lahat pala ng bagay, kapag tayo naglilingkod sa Diyos, wala tayong hinihinging kapalit. Bakit? Automatic na yun eh. Nangako na siya, tatanggap tayo ng reward, tatanggap tayo ng gantimpala, tatanggap tayo ng mana. Di ba? Sabi po sa John 4:37-38, napakaganda pong verse ito. Ang sabi po dito, for in this case, the saying is true. One person sows and another reaps. I send you to reap a crop for which you have not worked. Other have worked, and you have been privileged to reap the result of their words. Di ba? Iba ang nagtanim, tayo ang aani. Hello? Well, siyempre, sabi sa John 4:37-38, ang sabi nila dito, ito'y patungkol sa kaluluwa. Di ba? Ang Diyos ang nagtanim, tayo ang aani. Hindi lang kaluluwa. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay niya, ipinako sa krus. Tayo ang nakatanggap ng kaligtasan. Yehey! Palakpakan natin si Lord. Grabe ba? Okay. Pero pag sinabi mong kaligtasan, si Lord ang nagtanim ng buhay, tayo ang umani ng kaligtasan. Iba ang nagtanim, ikaw aani. Di ba? Kasi po, ang sinasabi dito, ang tinutukoy po dito, yung pag-aani ng kaluluwa. The harvest is plenty, but the harvester is few. Pero hindi mo pwedeng iliteral din yan kasi sa blessing, ganun din. Iba ang nagtanim, iba ang nagpagawa ng building, meron akong property, iba ang dami. Iba po ang nagtanim, iba ang nagpatayo ng building, iba ang nagsimula nung mag-i-start na, hindi na tinuloy. Biglang ibinigay sa akin. Di ba? Iba ang nagtanim, ako ang umani. Di ba? Kaya nga po, sabi po sa Deuteronomy 6, verse 10-11, the Lord your God made a promise to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. He promised to give you this land. Kaya pala ang dami kong land. And He will give it to you. He will give you great and rich cities that you did not build. He will give you houses. Sino may gusto ng houses? Full of good things. Hindi lang houses. Hindi lang isang house. Houses. Bibigyan ka ng maraming house. Full of good things. Loaded ang furniture. May swimming pool pa. Nakita niyo ba? Di ba? That you did not put there. Hindi ka ang naglagay. Nakikita nyo ba ang ating paligid? Ang ganda-ganda?
Ito po ay sa Pansol, sa Koy Cafe, sa Quezon Premier Hotel, Resort, and Restaurant. Ang ganda-ganda ng mga swimming pool, di ba? Iba po ang nagtanim nito, ako ang umani. Dumadaan lang ako dito sa highway at pag nakikita ko, sabi ko sa asawa ko, sweetheart, nakikita mo yan, atin na yan. Aba, after ilang, siguro mga 1 to 2 months o 3 months, aba, yun pala, na doon pala ito sa aming bangko at hindi na kayang tubusin, ibinigay na sa amin. Hello, wala akong ginawa, wala tayong masamang iniisip, abay na sa amin palang bangko, binigay sa akin. Oh, maganda ba yung akin, yung inyong nakikita sa aking likuran? So, He will give you houses full of good things that you did not put there. He will give you wells that you did not dig. Dito ay hot spring. Oh, pagka kunting tubo lang, lumalabas na po yung mainit na tubig. He will give you vineyard and olive trees that you did not plant, and you will have plenty to eat. Grabe! Ang dami po tayong mga businesses, ang dami nating ginagawa, iba ang nagtanim, iba ang nagplano, pero ako po ang umaani ng lahat ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya nga po, totoo po, may kasabihan din po, meron po isang talata, may isang talata po sa Bible, ang sabi po dito, sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8, nagko-contradict ba ito? Hindi po, babasahin ko po sa inyo. Galatians chapter 6, verse 7 to 8, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sow to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Diba? Anong sabi dito? Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. O ano bang sabi sa Ephesians 2, verse 8 to 10? O 8 to 9, salvation is a free gift through grace by faith. Diba? It is not of good work. Diba? Ito po ay kalooban ng Diyos sa atin ng kaligtasan dahil sa biyaya. Pero pagdating sa verse 10, sabi niya, to do good work. Para gumawa ka ng mabuting gawa. O, tanong ko lang, ikaw ba? Nagtatanong, bakit ang tagal na, hindi pa ako umaani? Ay, ang tanong, ikaw ba hindi nag-isip ng masama sa kapwa? Hindi ka ba nag-isip ng negative na makakasira sa kapwa? Ay, minsan ho, nakakaisip, alam mo na ngayon bakit hindi ka pa umaani. Di ba? So, kaya ka aani kasi gumagawa ka ng good work. Pag nag-isip ka ng masama, that is bad work. Nagkakaintindihan po tayo. Oh, so pag ikaw ay gumawa ng good work din ang darating sa'yo. Oh, anong darating sa'yo? Iba ang nagtanim, ikaw ang aani. Oh, hindi ba maganda? Kaya ako, halos lahat ng aking mga property, lahat ng businesses, aba, ay iba ang nagtanim, iba ang nagtayo, ba binigay na lang sa akin? Oh, meron pa ang mga European car. Oh, bigla na lang binigay sa akin ng isang negosyante. Binigay ang susi sa akin. Sabi ko, oh, bakit mong bibigay sa akin? Ang ganda-ganda, bagay sa'yo yan. Sabi niya, hindi, hindi bagay sa akin. Bishop Carding, sa'yo bagay yan. Kaya ito ang susi, iyo na, iuwi mo na ang Mercedes na yan. Grabe. Oh, mag-isip ka pa ng masama. Oh, ang tanimin, anuman ang tanimin mo, siya mong anihin. Oh, ngayon, tanong lang. Alam mo na ngayon kung bakit hindi mo natatanggap yung blessing. Oh, hindi naman yan na placard lang na sinabing ako'y Christian. Ako'y anak ng Diyos. Oh, ngayon may nanonood kayo, hindi ka pa Christian. Pero religious ka. Pero hindi ka nag-iisip na masama sa kapwa. Abay, mas Christian ka. Ikaw na tumanggap kay Lord, abay, hindi naman pwedeng ikaw ay hindi tumanggap kay Lord, nagpupunta ka sa church.
Kaya ka nagpupunta sa church dahil sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Tama ba? Ngayon, gumagawa ka ng mabuti. Bakit? Meron ka bang ibang motibo? Wala naman. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil gusto mo lang siyang paglingkuran. Pero sa ating binasang mga talata ngayon, ang Diyos pala ay dahil sa ginawa mong paglilingkod sa Kanya, whatever you do, ikaw man ay cameraman, ikaw man ay waiter, ikaw man ay cook, ikaw man ay tagalinis ng swimming pool, pag ikaw ay nagtatrabaho hindi para sa sweldo, nagtatrabaho ka para sa Diyos, humanda ka, ang daming pagpapalang matatanggap ka. Walang kahirap-hirap. Bakit nahihirapan yung iba? Ay alam mo na yun. Di ba? Nagkwento na tayo. Kasi you are doing bad things, not good things. Mag-isip tayo ng maganda sa kapwa, aba, ay mabuti ang Diyos sa atin. Siya una nagmahal sa atin. Dapat mahalin din natin ang kapwa. Ay hindi ko ito mamahalin. Hindi ka ibig-ibig. Talaga nako, nagigigil ako sa Kanya. Ay ang tanong, ang Diyos ba, kung hustisya ang gagawin niya, kaibig-ibig ka ba? To tell you the truth, even me, hindi ako kaibig-ibig. Ang daming kamalian sa buhay. Pero pinatawad ako ng Diyos. Hindi lang pwede basta tawad. Kung may kasalanan ka, dapat may kabayaran. Ang ating Panginoong Hesus, binigay ang kanyang buhay. Binayaran ang ransom sa atin. Hindi pwedeng walang bayad. Binayaran niya, pinako siya sa krus, namatay siya para sa ating sa pagpapatawad sa ating kasalanan. Hindi natatapos diyan, mga kabiyaya. Mga kapatid, kaibigan, kapuso, kapamilya. After 3 days, nabuhay ulit ang Diyos. We are the righteousness of God, ginastified ng Diyos yung ating nagawang kasalanan. From state of sin, na-transfer tayo sa state of righteousness. Kaya nga po, bayad na bayad tayo, tayo ay ligtas ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, napakaganda ng segment natin ngayon, ng ating mensahe na aani ka na hindi ikaw ang nagtanim. Bakit? Dahil nagtanim ka ng maganda sa kapwa. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig at alam ko na kayo'y na-bless at nag-i-enjoy kayo sa napakagandang mensahe ng Diyos sa atin. God bless po! Hanggang sa muli! Okay na okay.
sitwasyon, mga bagay na di mo matanto. Sa salaginsip ay maaalala mo agad. Sobra-sobrang pagpapala at mga gantimpala. O siya nga pala, ikaw ay laging naririyan. Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, okay na okay. Basta't kapiling kita, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, okay na okay. Pagkat kasama kita, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, okay na okay. Basta't kapiling kita, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay na okay, okay na okay. Pagkat kasama kita, okay lang, okay na okay, okay na okay. Pagkat kasama mo siya, okay na, okay na okay, okay na okay. Kasama natin siya. Thank you for watching. See you next week. Do.